Pare, asan ang boss mo? Sino? Si Tricky Jinko. Maging wise ka sa susunod, ha? Tulong! Tulong ka mo ako! Tulong ka mo ako! Ano bang problema? Hilahin mo ako! Tulungan mo ako! Ay, istorbo ka naman. O siya, nandiyan na! Salamat! Hawakan mo, hawakan mo! Oh. Ano to? Ay, naputo lang kamay ko sa'yo! Naputo lang kamay ko! Salbahay ka! Kwenta. Ha? Nasaksak. Nabigti. Nalason. Napatay. Sino ka? Lalabanan kita! Lalabanan kita! Good morning. Ako lang naman ang walang kupas na Gopito at Tricky. Si Junko. Ah! Ikaw pala! Isa ito sa mga tricks mo! Siyempre naman. Diyan yata ako magaling. Sisingilin na kita mula ngayon. 8,000. Ah, wala sa akin yon. Kaya ko pa! Kahit hanggang bukas pa! 80,000 ang ibig ko sabihin. 80,000? Napakalaki naman! Oo, ganun talaga rate ko. Huwag mo sayangin ang oras ko, ha? Maliwanag ba? Maliwanag. Gusto mo makipag-divorce manatili sa'yo ang ilang property, madali lang para sa akin na gawin siyang baliw. Ah, alam niya ang gusto ko. Oo naman, alam ko. Ha? Kaya i-charge kita ng 300,000 para siguradong panalo ka. Talaga? 300,000? Ang akala ko 30,000 lang! Relax, uminom ka muna. Ay, salamat ha. Sandali! Magpal tayong baso. Sumamatchan mo? Oo. Paano mo nalaman? Mahusay na pampadumihan. Di ba uminom ka rin? Hindi na ngayon. Ah! Yung bandang toilet. Ay, salamat! Sige. Huwag kang papasok, ha? Dapat ilak ang pinto. Huwag kang papasok! Ang 500,000 ang charge ko. Kasundo na tayo sa 300,000, ha? Mali. 600,000 na ngayon. Ano? 600,000! Ang laki naman! Ipakikita ko sa'yo ang talento ko. Hindi ba problema 700,000? Ano? 700,000! Hoy! Palabasin mo ako dito! Humanda ka sa'kin! At tatap-tapin kita! Hindi naman big deal ang 700,000 at hindi rin naman problema ang 70 million. 70 million! Oji, papalag na ako, babayaran kita! Pakulan mo lang ako! Pakulan mo ako rito! Pakulan mo ako rito! Salamat sa iyong kooperasyon. Kailangan ko lang hilahin itong switch tapos makakalabas ka na. Ay! Ano gagawin mo ngayon? Papatayin ko lang ang main switch. Saan ba yung main switch? Sa yun long. Ako naman! Palabasin mo ako! Dali ako! Ang saya. Ay, kuya! Kuya! Mrs. Chu, kung magtutuloy-tuloy ang lahat, dadalhin sa mental hospital ang asawa mo in 15 minutes. Kung di ako nagkakamali, 800,000 ang halaga nun. Deserve mo ang ganang kalaking halaga. Mabuti na lang nauna akong kumilos. Kung hindi, ako sigurado ang mababaliw. Sa tingin ko nga, siguradong ikaw ang mababaliw. Isa ka talagang expert. Mali. Oh? Dahil isa akong gwapo at tricky expert pa. Oo nga pala. Pwede ba ako makahingi ng kiss mula sa iyo bilang remembrance? Walang problema sa akin yun.
Maraming salamat. Wala yun. Bye-bye. Iingat ka. Magsalamin ka. Bigay mo na lang kasi yung... Sige po. Ikaw na. Uy, anong meron? May nawawalan tayo, Mondring. Maghahanap ang mga polis sa department natin. Kunin mo na ang drawer mo at pumila ka na. Sandali lang. Uy, teka! Hoy, ikaw! Halika! Halika rito! Ha? Ako? Oo, ikaw nga! Halika rito! Ha? Anong problema? Pumasok ka! Kakapkapan kita! Oh, pati ba yung mga babae? Oo, tapos na sila! Bilisan mo na! Tama na yung tanong! Talaga? Dami mong daldal eh! Halika na! Dito ka! Huwag ka malikot! Dahan-dahan lang. Tama na, huwag dyan! Masasabi kong matigas ang katawan mo. Salamat. Magubad ka na. Ano? Kinapkapan mo na ako, di ba? Bakit? Takot ka sa mga babae, ha? Virgin ka pa ba? Oo. Oh. Hindi na. Nakakalala ka naman ng mga tanong mo. Alam mo, pwede ka naman mag-take advantage, ha? Ay! Saka lang! Sisigaw ako! Huwag ka lalapit kundi sisigaw ako! Surprise! Congratulations, kid! Promoted ka na! Congratulations! Alam niyong lahat ng to? Siyempre naman, kaya nga niloko ka namin at kasabwat ang babaeng yun. Teka! Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ideya to ni Banana. Baka kasi hindi na siya makipag-date sa akin eh. Makipag-date sa'yo. Yay! Ayun na ha? Teka! Ayun na tayo. Sige, halika na. Sige. Teka, sino yung babae na ngapkap sa akin? Bayaran, 3,000 ang halaga. Wow! Pili talaga yung si Banana. Sikat talaga siya pagdating sa mga ganyang kalokohan. Oo. Oh. Ipinagmamalaki siya ng lahat. At isa pa, huh? Alam mo ba na hindi lang isang beses kaya niyang manloko ng isang tao? Ma, pili talaga siya. Tama ka. Ah. Kaya mag-iingat ka. Mr. Chu! Oh, nandiyan na! Wow! Sana naman ba sa mga tricks to, Banana? Kailangan ko pa rin mag-iingat. Ikaw ba si Mr. Chiman, Kit? Oo, ako. Bago ako sa personnel department, kailangan ko ng info mo. Oo, oh, doon na lang tayo sa kwarto. Sige, maingay kasi rito eh. Please. Lala ko ang pinta. Okay, para hindi maingay. Maghuhubad din ba ako ng coat? Ha? Ikaw ang bahala. Kailangan ko rin tumayo sa pader? Hindi na. Kakapkapan mo ba ako? Bakit po gagawin yun? Ikaw ang tatanungin ko kung bakit kailangan mo itong gawin. Pero, para saan ba to? Alam mo, sa tingin ko naman, magiging qualified ka para sa ibang trabaho. Tulad sa Chinatown, La Volvo, Metropolitan. Bakit kailangan mo maging bayaran? Ano ba? Wala ka na ba talagang ibang ma-applyan, ha? Bakit pa kailangan mo maging bayaran dito at manampal ng ibang tao? Sandali! Sabihin mo! Bakit mo ginawa yon? Anong problema? Tanungin mo siya. Wala sa sarili. Anong nangyari? Bakit nagpapasok ka na naman ng mga panibagong bayaran? Anong ibig mong sabihin? Sino? Eh di siya! Siyang kaibigan ko na galing sa States bago natin siyang katrabaho. Bagong katrabaho? Napagkamalan mo ba? Lagot! Miss! Sandali! Uy! Uy! Hindi ko sinasadya! Miss!
pa? Okay lang ako. Teka lang. May ginawa lang kasi sila sa akin kanina, kaya napagmalan kita. Hindi ako ang tipo ng lalaki na iniisip mo, ha? Sorry, wala ako masamang intensyon sa'yo. Bati na ba kayo? Chimankit, Lucy Ching. Shake hands na kayo. Uy! Ano yun? Tignan mo, oh. Oh, gusto mo bang bumili? Ay, hindi naman. Matagal na tayo nagde-date pero may hindi ka pa sinasabi sa akin. Ano naman yun? Hmm. Huh? Oh! Ah, I-O-U, tama? Hindi yan. Ano ba? I-0-U. Hindi. Kakaasar ka hindi naman kaya para eh. Sa gamot na C-U, ha? Babae talaga, oh. Ay! Ayusin natin ang buhok mo. Masyado na ako nilalanggam. Doon tayo. Nagmamadali ka ba? Oo eh. Tatawagan ko pa si Julian mamayang 6. Ah. Sino si Julian? Siya yung fiancé ko na nasa States at kilala rin siya ni Lucy. Twice a year lang kayo kumakita, no? Sige. Magta-taxi na lang ako. Bye. Okay. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Yung kuka. Muntik na tayo mabuko. Umalis na tayo, Manong. Gaano katagal mo ba ito itatago kay Kit? Hindi ko alam. Natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Ay, kanino ba kasing ideya ito? Ang anak na may-ari ng kumpanya nagtatrabaho bilang clerk para maintindihan ang pagpapatakbo nito. Alam mo, darating din ang araw na mabubuko ka rin. Pakiconfirm ang details ng contract. Hello? Lucy? Hi. Daddy? Pinag-usapan namin ni Maki ang tungkol sa Japanese contract. Mag-usap lang kayo. Magbibihis lang ako. Lucy? Nagbago ka pagkatapos mo mag-aaral sa States. Hindi, busy lang talaga ako. Lucy, gusto kitang makausap. Ano yun, Dad? Ang balita ko, nagkakamabutihan daw kayong dalawa ni Kit. Well, nag-undercover ka naman sa kumpanya para makita ang sitwasyon doon, kaya naiintindihan ko. Pero mag-iingat ka, lalo pagdating sa love life mo. Sino yan? Ah. Palihim ka bang nakikusapan namin? Ah, sorry. Mag-excuse na sana ako. Didiretsuhin na kita. Hindi mabuting tao si Kit. Wala kang pakialam. Matagal na tayo magkakilala. Pero gusto ko pa rin ng fair competition. Nag-aalala ako para sa'yo. Ano bang alam mo? Masama ang background ni Kit. May sinalihan siyang triad mula pa noon. Hanggang makabalik siya sa school. Kung gano'n, napabuti siya. Hindi na siya magbabago. Interesado lang siya sa pera ni Lucy. Pero wala siyang alam sa pagkatao ko. Magkukunwari din akong walang alam. Ano bang gusto mong palabasin? Nabubulagan ka lang sa ngayon. Makikita mo rin ang totoong pagkatao niya. Ang pag-ibig ko sa'yo'y walang kapantay. Kahit saan hindi maihahambing. Hi, Chi. May problema ba? Naalala mo bago mamatay ang dati mong asawa, isang araw, sinabi ko sa'yo na buntis ako. Ah, oo. Nanghiram pa nga ako ng pera para ibigay ko sana sa'yo. Sinabihan kitang magpa-abort noon. Sorry. Nagsinungaling ako sa'yo eh. Ha? Ano? Hindi sa akin ang baby? Siyempre, sa'yo ang baby na yun. Hindi ako nagpa-abort. Nanganak ako sa China at ang kapatid ko ang nag-alaga sa kanya. Ibig sabihin, may isa pa akong anak? Meron siyang isang single entry visa. Talaga?
Ay, naku, kung alam mo lang, marami talaga kayong pagkakatulad na mag-ama. Dadalhin kita sa kanya. Oo, sige. Oh, dito siya nakatira. Ah, teka, paano ba siya kung kumilos? Katulad ko rin ba? Katulad mo rin siyang kumilos kapag nininerbios. Masaya kapag gusto niyang maglibang. Pareho rin kayong dalawa, lalo pagdating sa kalokohan talaga. Talaga? Umayos ka nga. Oo na. At kaya niyang kumain ng mas maanghang na pagkain kahit yung nagliliyab pa sa anghang. Talaga ba? Hmm. Ay, baka naman nagkataon lang yon. Sa tingin ko, namana niya yun sa'yo. Ano? Ay, naalala mo ba? Hindi agad noon nakapagsalita si Kit? Ah, tama ka. Nag-alala pa nga ako na baka maging isang mangmang yung anak ko eh. Pero naalala mo rin ba yung unang beses na nagsabi siya ng papa? Nagkakaganyan ka pa rin ba hanggang sa mga panahong ito? Ay, hindi na to naalis sa akin. Yung unang beses na tinawag ka niya, nawala ka nun sa sarili. Eh, hindi mo na nakontrol ang katawan mo sa pagalaw mula nung araw na yon, hindi ba? Tama ka. Unang beses akong tinawag ni Kit na papa. Oo. Alam mo bang ganun din ang naging reaksyon niya? Makamamang ha? Anong pangalan niya? Pangalan niya, Chimanjing. Chima. Nakabalik na siya. Magtako tayo. Wala. Oh. Ayaw mo ba makilala ang anak mo? Anak, ang iyong ama. Siya ang iyong Papa? 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 Mabuti at nagkakilala na rin kayo mag-ama. Ikaw nga ang Papa. Mahal kong anak. Papa? Gusto kong marinig. Sabihin mo ulit ito. Sabihin mo ulit. Papa. Anak, bibigyan kita ng... Sandali lang ha. Gintong kwintas. Hindi. Espesyal na panali lang ito. Isuot mo. Ayan. Ang bango. Talaga? Saan ba ito gawa? Gawa sa buko. Salamat po. Walang anuman. Wala akong maibibigay sa inyo. Kundi itong pinakaingatan kong pani sa Tokwa. Una regalo ko sa inyo bilang anak. Eh, hindi na kailangan yan. Okay lang. Papa, bukol sa loob kong ibigay sa inyo to bilang isang anak. Ah, ganun ba? Sige na. Mama! Ma! Bukas na nakolekta yun ang pera. Papa, ayos ka lang. Papayagin tubig. Sige po. Ito. Salamat. Okay na po ba kayo? Okay na ako.
Papa! Papa! Ano yun? Papa, tumigil na tayo. Ano? Anong problema? Tumigil na kayo. Totoo bang nakababata ko siyang kapatid? Ay, bakit ka ba nagdududa sa kanya? Oo naman. Eh, paano ba naman kasi? Unang beses pa lang kayo nakita, naniwala naman kayo agad. Tsaka hindi maganda ang kutob ko sa lalaking yan, ha? Bakit naman? Hindi ako mayaman. Sakaling interesado siya sa pera ko, wala siyang mapapala sa akin. Wala rin siyang pruweba. Maliban kung ano? Maliban na lang kung gawin natin ang lumang paraan ng blood test, ha? Blood test? Huwag na. Masasaktan lang kung gagawin natin yun eh. Ay, hindi naman natin kailangan sabihin yun sa kanya. Susugatan lang natin siya at kung maghahalo ang dugo ninyong dalawa, eh di maniniwala ako. Nandun si Kit. O, tabi, paraan ako. Ay, ano ba? Siya na naman. Ano? Pasaway talaga ang lalaking yun. Kanina lang sa opisina, niloko niya ako. Kainis talaga siya. Sandali, uy. Teka, sandali lang. Halika. Gusto ko nga palang ipakilala sa inyo. Ang kapatid kong si Chimanjing. Office boy na siya. First day niya kanina. Office boy? Office mates pala tayo. Ako si Lucy, siya naman si Banana Fong. Uy, parang may mabaho. Hmm? Akit, may nakita nga pala akong shirt. Sa palagay ko, bagay yun sa'yo. Ah? Halika, tingnan natin. Sige. Babalik kami, ha? Uy, Lucy! Ano nga pala yung libro mo? Kung Fu. Kung Fu ba talaga? Eh, ang nakasulat sa title, AIDS. Shhh! Huwag ka maingay. Wala akong AIDS, maniwala ka. Ingat ka sa pagsasalita mo. Huwag ka mag-alala. Okay lang ako. Wala nga akong AIDS eh. Malusog ang katawan ko. Ay, wala nga akong sakit eh. Pero bakit ka umiiyak? Huwag mo sabihin sa iba, pakiusap. Huwag mo sasabihin. Ay, hindi ko sasabihin. Isa akong gay, alam mo na yun. At ako ang China number 1001 patient. 1001? Ang number 1001 AIDS patient. May sabihin ako sekreto. Kaya lang naman ako naging gay dahil sa AIDS na yan eh. Alam mo bang madali ito makahawa? Kahit na sa hangin pwede. Pero nakuha ko ito sa dumi. Dumi? Mula sa dumi ng isang pasyenteng may AIDS. Ayos ka lang ba? Ha? Oo, namamanhid lang ang mga binti ko. Mapo ka. Sige. Tubig. Inom tayo ng tubig. Baso ko yung ginamit mo. Sumusobra ka na. Bakit? Anong gagawin mo? Mapanghusga ka. Hindi ako mapanghusga kahit tumingin ka pa sa mata ko. Pero dinig ko ang boses mo. Malumali naman ako magsalita. Binugahan mo ako. Naging careless lang ako. Sige, magpunasan na lang kita. Salamat. Okay na ako. Okay na. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na sa lahat ng mga babaeng nakilala ko, ikaw ang the best sa lahat. Kaya ba ako umuwi? Oh, bakit? Wala. Sorry, miss. Hindi ko sinasadya. Oh, ano nangyari? Problema ba? Siya kasi meron siyang AIDS. Kanino mo nalaman? Bakit? Maniniwala ka ba kagad sa sinabi niya? Siya pa nga ang number 1001 AIDS patient. Sino nagsabi sa'yo? Siya ang nagsabi sa akin. Dapat sinabi ko na sa'yo kung meron nga akong sakit. Tingnan mo, meron siyang AIDS book. Talaga? Patingin nga. Teka, sigurado ka? Bakit ayaw mo ipakita sa akin?
Oh, sige, ito. Ay! Ibang libro naman pala. Hinaligan niya rin ako sa pisngi! Na? Mas gusto ko pang kumain ng saging. Akala mo ba totoo kang banana? Asa ka. Tara na, mabuti pang magpalit ka na lang. Nasasabihin pa ako. Ewan! Bahala ka. Ano bang sasabihin mo? Nasira kasi yung mga gripo sa CR, kaya bumaha na. Parang may swimming pool tuloy. Kailangan mo ng tulong! Sino ang parating? Ang iyong ama! Ang ama ko ay isang toro, ang aking ina ay isang stove. Silang dalawa ay parehong mainitin. Mahirap pag nagsabay silang magalit. Hey! Ako nga ang iyong ama, pero marami kang naging ina. Mahirap man ang naging sitwasyon, maswerte ka pa rin at inamin ko ang katotohanan na yon. Hindi ligtas dito sa bahay na to dahil muntik na ako mapatay. Napakasaya ko ngayon dahil ang kapatid ko ay dumating. Dali pumunta ka na ron at magbihis ka na upang ang palabas natin ay tuloy na. Teka nga lang, may kasalanan ka. Hindi ka nagbehave sa restaurant kanina. Na-offend mo ang kaibigan ni Lucy dahil hindi raw maganda kinilos mo. Ang mabuti pa, makinig ka sa akin para mag-ibaayos ang relasyon nating dalawa. Ayya! Talaga ba? Oo naman! Talaga? Kaya umayos ka! Ha? Ay, sabihin mo ang dapat kong gawin? Sabihin mo lang! Mabuti pa nga! Bukas ay kaarawan niya, kaya mabuting gawin mo, regaluhan mo siya at hayaan mo parusahan ka niya hanggat sa gusto niya! Ay, pasensya ka na, pero hindi pabor ang gusto mo mangyari! Ikaw talaga! Teka! Alang-alang sa future sister-in-law mo, pumayag ka na, gawin mo na lang ang utos ng kuya mo! Hindi, hindi, hindi! Go! Ah! Go, 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 go! Ay! Ah! Aray na! Ako ngayon ay hilong-hilo na nga 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 nga. Ay, sandali lang! Pagkatapos ng football game ko, saka ako pupunta! Ay-ya! Nakakatawa siya kung magsalita. Hindi ito katulad ng sa akin. Kumbaga sa pagkanta, iba ang tono. Hindi matukoy kung baliw siya o nawawala sa sarili. Ha? Uy! Pinakailaman mo na yan. Hindi ah. Tadan! Wow! Hoy, napakamahal yata ng damit na ito. Kapag may nagsabi sa akin na hindi ito maganda, sasakalin ko talaga. Gusto mo bang malaman ang totoo, ha? Anong totoo? Okay lang. Eh, ang kasinungalingan. Ah, baka ganda. Very good. Kaya gusto pa ng kaibigan ko, eh. Ang dami nitong roses, ang gaganda pa. 128 roses. Alam ko kung kanina ito galing. Sigurado akong galing ito sa boyfriend kong si Julian. Nakakatuwa siya at naalala pa rin kahit ako. Kahit na nasa New York siya, naalala niya ang birthday mo. Sinurpresa niya ako nung umuwi siya dito last year. Hmm? Baka si Julian na yan! Bibigyan kita mamaya kung gusto mo, ha? Hi! Happy birthday. Ikaw pala. Jing, ikaw pala. Pinapunta mo ba siya? Pinapunta ko para mag-sorry. Pagbibigyan ko siya. Ah, pasok ka. Ay. Anong ginawa mo? Ba't ganyan ang itsura mo? Ah, itatapos na ng ball game ko at nahulog ako sa may putikan. Papunta rito. Ah. Congratulations! Ah. Sige na, magbihis ka na ron. Sige, magkapalit lang ako ha. Sincere talaga siya. Hi, Julian! Ako nga. Happy birthday. Salamat. Late na ang tawag mo. Nasa Hong Kong ka ba? Nasa New York ako. Ah, ang gaganda ng white roses. Anong white roses? Gusto nga pala kita makausap. Tungkol saan? Napakatagal na nating malayo sa isa't isa. May bago na akong girlfriend. Oo, mabuti. Kumalma ka lang. Gusto ko na makipag-break sa'yo. Magandang ideya. Sangayon ako. Julian, gusto talaga kita. Nangangako ako.
Ayos ka lang? Napakasaya ko. Ano bang ginagawa mo? Bumalik ka na kaagad. Hindi. Magpapakasal na ako next month. Ikaw na lang kaya magpunta sa New York. Perfect! Pupunta ka talaga? Ibababa ko na to. Oo nga pala. Ang sabi sa New York daw, magkakaroon ng lindol. Mag-iingat ka, lalo sa mga sasakyan. Okay? Bye-bye. Sandali lang ha. Magre-retouch lang ako. Teka. Ang saya ko talaga. Ang saya-saya. Magkakaroon ng lindol sa New York? Kailangan kong kumalma. Maging malakas. Hindi ako iiyak. Alam, ayaw mong gawin ko to. Dalawa na lang ang kukunin ko. Walang nagmamahal sa akin. Ano ginagawa mo? Sinubukan ko lahat para huwag kang maistorbo riyan. Nagkasalita ka mag-isa? Ayos ka lang ba? Banana, ano problema? Okay ka lang? Kuya, hinawakan mo ba siya? Hindi pa. May ginawa ba siya sa'yo? Wala pa. Ay, buti naman kung ganun. Ano bang tinutukoy mo? Banana, ano problema? Lucy! Si Julia, nakipag-break na sa akin. Dumating ba yung flowers na in-order ko? Ikaw yung bumili ng roses? Oh, January 28 kasi ngayon, kaya 128 roses. Naubos nga ang pera ko, kaya naglakad na lang ako papunta rito. Tapos, yun, nahulog ako sa putikan. Ayos. Salamat. At sorry na rin. Huwag ka nang umiyak. Hatsing! Okay na. Sorry. Banana, si Julia nang nawalan sa pakikipag-break niya sa'yo. Mag-disco na lang tayo pagkatapos ng dinner, ano? Magandang idea. Ayaw nga pala, ang pangit ng suit mo. May dala akong damit. Ito, mas maganda. Bagay sa'yo. Uy, parang malagkit itong damit na pinasuot mo. Talaga? Malagkit? Baka dahil pinagpapawisan ka lang. Mamaya, okay ka lang. Alam mo, hindi talaga komportable yung pakiramdam ko eh. Anong gusto mo pang drinks? Ay, sparkling na lang. Champagne na lang. Ako nang bahalang magbayad. Hindi, ako nang magbabayad. Isang champagne. Okay. Siya nga pala, tinawagan ko si Papa. Siya na magbabayad. Lucy, sumayo tayo. Okay. Oh, babalik kami. Sumayo rin tayo. Mas mabuti mag-usap na lang tayo. Medyo nabobore kasi ako. Kung gusto mo talaga. Sa ang lugar nagmula ang manlalakbay na nakasakay sa kamel. Lalila, lalila. Teka, sandali. Mahusay ka palang sumayaw. Bumalik na tayo ron. Pero gusto ko pa sumayaw eh. Huwag na, mag-usap na lang tayo. Sige, dito na tayo. Para maging talagang mahusay kang dancer, kailangan ng panahon. Matagal na rin akong sumasayaw at napakaraming practice na pagsusumik ang pinagdaanan ko. At ngayon, kita mo naman ang resulta. Nakita mo naman, hindi ba? Oo nga. Hindi ka naman. Huwag mo mag-enjoy. Hindi ha. Ang pawang salbahe. Hindi naman. Hindi mo ha. Papaluin ko siya sa ulo ng 3 beses at hindi siya lalaban. Huwag mong gagawin yan. Baka gantihan ka na. Ngingiti ka ba pag nagawa ko? Huwag na lang. Manon. Hoy! Aray! Ano ba problema mo? Bad Wong, nakita rin kita. Hindi ako si Bad Wong! Hindi ba? Kasing gwapo mo, kasing kaibigan ko. Naku, sorry, napagkama lang kita. Sorry talaga. Pasensya ka na, sorry. Hindi ko sinasadya, sorry. Pabingin ka ng mabuti, ay, ha? Sorry, 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 kalbo. Ay, kalbo. Ay, sorry na. Yeah! Kongat ka ngayon! May nakita ko kanina na kamukha mo, pinahalo ko sa ulo. Sabi niya, hindi raw ikaw yun. Kaya nakakaya nga eh, napagkamalan ko siya. Dahil talaga. Ako nga rin yung kinaltukan mo! Huwag mo nga ako niloloko. Ang bilis mo naman. Uulitin ko, hindi ako si Bad Wong! Oo nga, hindi siya yon. Hindi kita kilala. Siya ang boyfriend narinig ko. Narinig mo yun! Sorry na talaga, pare. Sorry na talaga. Tingnan mo mabuti ang mukha ko! Patingin nga! Patingin nga! Naku, hindi talaga ikaw si Bad Wong. Magkaiba nga kayo! Tandaan mo na yan! Patingin na talaga! Kani, malabo matanon.
Balbog, nakipag-date ka sa asawa ko. Kumanda ka! Yeah. Patay ka na natin ka, Papa! Hindi siya sinasabi ko. Bago ko sa kanya! Hindi ako papayag na hindi makagat ay sa kanya! Hayaan niyo ako! Magulit pa kanya ako ang dapat sa kanya! Hindi nga ako si Balbog! Kanya! Narinig niyo ba yung tunog? Magkaiba ang tunog ng ulo niya sa tunog ng ulo ni Balbog. Kaya nalaman ko hindi sila magkapareho. Teka, hindi ko maintindihan. Ano? Narinig niyo na ba? O ikaw, huwag ka magsusot ng helmet kung hindi ikaw si Balbog! Nagkaka-alis na! Hoy, sino ba siya? Naku, chahin ko yun. Wala sa sarili yun. Huwag yung pantinin. Nagsuot lang yun ng balbas. Ay, salamat ah! Layon, salamat talaga sa'yo. Si Balbog. Salamat ulit! Okay, okay lang yun. O, sige. Apat na beses yun, ha? Ang lupit mo na ba sa kanya? Papa ka, makikikotong rin. Ikaw naman, baliw talaga yung lalaking yun, oh! Hoy! Ano? Sinasabi mo bang baliw ako, ha? Bakit? Alam mo, mukha naman talaga eh. Madami lang kayo, ha? Tama. Tatlong lalaki, tsaka dalawang babae. Bakit? Tingnan natin kung maisuto nyo pa ako ngayon, ha? Teka, bakit mo naman siya tinawag? Wala pakialam ko sa mga ito. Nakiupo lang ako. Hindi na ko. Uy! Teka. Sinibiro lang kita. Pipinga! Kuya, ayos ka lang ba? Kuya, ayos ka lang ba? Binugulo na sila ni Papa. Wala na sila. Pinakalis ko na. Yari. Sa ibang araw tayo mag-usap, ha? Sige, kuya. Sige na. Kayo! Anong tinitingin-tingin niyo? Huh? Papa? Bakit kayo injured? Nabugbog ako. Sino bumawa? Mananagot siya sa akin. Hindi ko nga siya kilala eh. Hindi niyo nakilala? Magpahinga muna kayo. Gagawa na lang ako ng soup. Uwi na ako sa bahay. Ang dami din ah! Ay, sorry na talaga, Mamang Kalbo. Pasaway ka! Mali ako. Ano bang gusto mo, ha? Hindi na ulitin. Hindi na talaga. Sorry na. Pag-iingay mo, tumahimik ka nga! Sorry na. Ha? Sorry na. Pero na-realize ko na kailangan pala kitang kutawan na! Habulin siya! Sugod! Sige na. Daddy! Sino ba yan? Lucy! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Paglabas po ni Kate, pwede niyo bang sabihin sa kanya na kayo po ang nagpiyansa sa amin? Kasi hindi niya kilala kung sino ko. Huwag ka mag-alala. Ano ba kasi nangyari, anak? Sabi na kasing masama silang tatlo. Miyembro sila ng triad. Ayaw mo kasing maniwala eh. Tumahimik ka na! Hindi natin masabi. Pero baka naman itong si Maki sinisiraan lang sila. Alam mo na. Mukhang yung galing lang sa China ang may gawa nito. Hindi ko maiisip na si Kate. Hindi niya kayang gawin ang ganitong bagay. Kuya. Boss, salamat sa pagpiyansa sa... Oh, walang problema. Maupo muna. Sige. Tingnan mo, may malaki siyang tatu sa likod niya. Baka marinig ka. Nakapagtataka. Bakit meron siya niyan? Tatahimik na lang ako. Bahala na mag-isip si Lucy. Pero mabuti nga ma si Chi. Alam na niya kung paano i-handle ito. Sigurado ako na naging maayos naman ang pagpapalaki niya sa kanila. Boss! Sino ka? Ako ito si Yan Chi. Ano bang nangyari sa'yo ha? Eh, hindi ko alam. May grupo ng lalaki na gumawa nito sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Hindi mo sila nakita. Kailangan ko kasing pumikit kaya hindi ko sila nakita. Mukhang may matindi silang galit. Boss, humingi ako ng paumanhin. Kalimutan mo na. Tandaan mo, ikaw ang pinakamahalagang asset ng kumpanya natin. Ha? Alagaan mong sarili mo. Ayaw ulit ang ganitong gulo. Hindi ito maganda. Alam ko na! Magsusumbong ako sa mga kaibigan ko sa China. Meron sila mga baril. Kumanda sila! Sorry, boss. Pagpasensya niyo na yung anak ko. Hindi niya kasi alam kung anong sinasabi niya. Hindi niya alam. Tama po.
Okay lang. Kuya, saan ka nagpunta? Alam mo, may nagabulang kasi na pusa at aso doon sa sinehan eh. Buong gabi ka nanood? Eh, buong gabi rin sila nagabulan eh, kaya ito, inabot ako ng gabi. Pero bakit wala kang medyas? Okay lang, kahit wala. Yung buhok mong haba. Di naman ako magpagupit. Para kang pusa maglakad. Pero hindi ako makalaban. Wala ka na sa ulo magsalita, ha? Tulad ni Papas. Jing, kailangan mo magbago. Hindi ka magtatagumpay kung ganyan ka. Baba mo nga yan. Sinasabi mo ba sa akin na dapat maging tulad mo ako? Bakit hindi? Yung kapag mo ba, manager na yan, di ba? Alam ko yun. Kaya ko rin naman gawin kung anong ginagawa niya. Pero ako, pupusta ako. Baka mga ginagawa ko, hindi niya kayang gayahin. Sigurado ka? Oo, sige, subukan natin. Okay. Sandali lang. Bakit hindi napunit ang brief pagkatanggal mo? Hindi ko talaga pinunit. May mga nakatago kasi rito, oh. Ito, oh. Naisaan mo ako, ha? Sige, ulitin natin. Hindi kasama yung ngayon, ha? Magpalit tayo ng pwesto. Tingnan natin kung sino mas magaling sa atin at bilang parusa, susundin mo ako kapag natalo ka, ha? O sige, deal. Si Singgilay. Pwede nga ako rin. Ako rin si Singgilay. Ikaw ba si Shortsighted? Lagi kasi akong kumukurap, eh. Bakit? Alam ko naman kasi na nagpunta ka rito para bumili ng mga binibenta ni Single Eye, hindi ba? Paano mo nalaman? Obvious na mapasok ko eh. Umayos ka nga riyan. Pilyo ka talaga. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Kung ano talaga sadya ko. Nagpunta ako para bumili ng mabisang gamot na pampagana sa lalaki. Isang bote ng mabisang pampabuhay 24 oras. Alam ko naman. Kung gano'n na kanya. Naku, hindi kami agad nagbebenta. Depende sa offer. Bakit ako mukurap? Sino bang nangangailangan sa atin, ha? Para wala nang awa ito. Tingin mo gano'n lang kamura yun. Oo, oh, ito na, oh, para manahimik ka. Na, di na rin masama ito, ha? Ito na, ang pang 24 oras mo. Okay. Teka, parang may nakabariyata sa lalamunan mo. Talaga? Bakit? Tingnan natin kung pang 24 oras nga. Mukhang effective na. Teka lang, relax, wag ako. Hoy, ano yan? Hindi ba? Ako ikaw ngayon, kaya binigyan kita ng isusuot mo. Ah. Ubiis ka na, alis na tayo. Bakit wala ko sila? Ang oras na yun para makandi. Sagal naman, hindi na pa tayo rito. Huh? Wala kang relo? Ano naman, wala kang pakialam. Kawawa ka naman, wala kang relo. Running yata. Ngayon ay. Nangangati ka? Oo. Kabutin mo. Ayoko. Hindi ko gagawin yun dito. Eh di, tumabi ka sa banda ron. Ha? Magandang ideya. Excuse me. Sabi ko, wag na. Akala ko ba dinner lang, hindi na tayo magmo-movie.
Pumayag ka na mag-movie tayo. Pagbigyan mo na ako, pwede? Okay? Bibili lang ako ng ticket. Mm. Kuya, tumigil ka sa pantalon! May nakita ko sa labin! Ibibenta ko lang ito sa labin, ha? Mahusay! Merong loko-loko, Ron! Ano ba ang klaseng lugar to? Pumasok na tayo. Okay? Wala na yung kate. Ay na, manood na tayo. May namit akong dalawang girls. Kailangan natin ng dalawang ticket. Tapos magkakasama tayo manonood ng sine. Huwag na. Pihirang AJ mo naman. Bakit hindi? Matatalo ka kapag hindi mo ako gagayahin. Bahala ka. Pag-isipan mo itong mabuti, ha? Shoot na lang. Katawa lang siya. Kaya na nga. Sobrang liberated na talaga ang mga tao ngayon. Huwag ka maingay. Manood ka na lang. Lalaki na sa lalaki. Huwag mo na silang pakialaman. Dahil sa selos, kaya ako nagagalit. Pero... hindi ko alam ginagawa ko. Ang alam ko lang, mahal kita. Mahal kita. Hoy! Hoy! Umilis ka nga. Tumahimik ka! Paano mo nagawang makipag-date sa girlfriend ko, ha? Paano ko ikaw sabihin kung mag-aalaga sa nanay ko? Hoy! Oh, ikaw palang mga agaw, ha? Ikaw pala ang traitor eh. Teka lang. Tuloy! Magpapaliwala ko! Alam mo ha? Pakinig kayong lahat. Buhay talaga ang mustisya. Wala na akong pakialam kahit anong mangyari. Kaya tanya. Hoy! Sandali lang! Upo ka na! Teka. Makinig kayo sa akin. Ang totoo niyan, ipinakilala ko kasi sila sa isa't isa. Oo, tama. Inusala ito ang gagawin niya. Ano? Naging pasaway ka kasi. Dapat lang masumahan niya. Paano mo nagawa yun? Kita mo yung tsura ko, binugbog mo pa ako. Ginawa ko naman ang lahat para di ka masyadong masaktan. Kung inayaan ko sila, sigurado ako na mas matindi pa rin ang makukuha mo. Pero nabigo kang itrap si Chiman, Kit. Ang 3-8 rule ng tricks, maging maagap kung nakapaghanda ang isa. Pero sa kaso ni Chiman, Kit, nakikita kong isa siyang mabuti at inosenteng tao. Hindi ko siya kayang saktan. Pinapaalala ko sa'yo, hindi dapat pa-apekto. Binayaro kita para lokohin siya. Tama ka. Bukas ako naman ang magiging siya. Sinisiguro ko sa'yo na bibigyan ko siya ng leksyon. Kuya,
Maniwala ka, sinasabi ko sa'yo, kayang-kaya kong maging ikaw ngayon. Napakasaya ko talaga. Mabuti kung ganun. E di mahusay. Kuya, gusto kong... Ano yan? Ano bang gusto mo? Gagawin ko ang lahat para maging masaya ang iba. Gagawin ko ang best ko para magustuhan ako ng mga kaibigan ko. At kailangan mong magtrabaho ng gusto at pagsaya ng pagdidesisyon. Basta magtulungan lang ang magkakaibigan lahat magagawa ng paraan. Gagawin ko ang lahat para magkaroon ng tahimik na buhay, para gamutin ang aking kalikutan at maging masaya. Hey! Para sa maganda at matagal na pagkakaibigan, mabuting kaibigan na maaasahan. Oh, no, daka na. Narin ang mga kaibigan para pasayin ako habang buhay. Hindi mo kayong manood! Tandaan mo, napakaalaga ng kontrata natin kay Mr. Kuchun. Sinabi ko kay Mr. Ching, nakasama kita, ha? Okay. Mr. Ching, kasama ko ang kapatid ko. Mas mabuti ang nag-aaral kaysa nakikipagbasag ulo. Kid, sinabihan mo ba siyang mag-ingat sa pananalita niya? Tandaan mong napakahalaga ng kontrata na ito sa atin. Opo, sir. Opo, sir. Uy, ako na yan. Kuya, uminom ka muna. Salamat. Mr. Cheng, dumating na po si Mr. Kuchun. Papasukin mo na. Parang sumama ang tiyan ko, ha? Parang magkakataon nga naman. Sumaki din ang tiyan ko. Paano yan? Parating ng Japanese. Paghintayin mo na lang muna sila. Magsisiyan na ako. Rin. Pero sir, ayusin mo, ha? Excuse me. Tinutusan kanyang bumaba, ah. Kunin mo raw yung file ni Mr. Kuchun. Okay, sige. Maupo na kayo. Magseryoso kayo. Maupo ka. Saan ka pupunta? Pinapakuha sa akin ni Mr. Cheng yung file ni Mr. Kuchun. Nakita ko siyang papunta sa CR. Ganun. Ang sabi ba niya sa akin, imit ko raw si Mr. Kuchun. Sino yung nandun? Bago tayo magsimula, kailangan nyo manahimik. Pag-uusapan natin ang kontrata. Pero hindi ako makikinig. Alam niyo ba kung magkano ang contract? Alam ko, $11.8 billion. Ay, sigurado ka? Oo. Patingin nga. Ano ngayon na? Siyempre. Pwede ba mamaya na? Sir, excuse lang. Hindi dapat nang istorbo ang mga babae sa usapan ng mga lalaki! Ay, kung dahil na pagdabating ko. Diyan ka lang ng 8 oras, bawat kilos, isang suntok! Ano ulit ang pinag-uusapan natin? Matuto kayo sa kanya. Maging makapangyarihan tulad ng Hong Kong executives. Maliban lang sa mga Japanese lalaki, ganun din pala kayong mga taga-Hong Kong. Mabuti. Ah, wala yun. Gusto namin bawasan ang pinag-usapang kontrata at gawing $11.1 billion. Inaasahan namin sa inyo na maliban sa mga ipapatayong malalaking business center, magtatayo rin kayo under no conditions ng isang staff welfare center. Welfare center? Bahay aliwan? Insultuin namin ang mga babae dahil lang sa pera? Ang ibig ko sabihin... Ha? Maghanap kami ng mga babae para sa'yo? Huwag kang pumasa! Pinaparusa mo natin ka ng 2 billion! Mali ang iniisip mo sa'kin! Ang dami niyong adult movies! Hindi ako gumagawa na! Pero kung napanood mo pa rin hanggang ngayon! Sige, 2 billion pa! Sumagot ka! Bakit niyong pinasok ang China? Ano lang ko? Hindi ako! Dahil doon, 2 billion pa! Eh, paano naman yung Dumplings Massacre, ha? Hindi pa ako pinamanok doon! Yung muli kayo, sinara! 2 billion pa! Mr. Kuchun! Bakit pinasok na mga Japanese ang lugar namin? Hindi ako Japanese! Ano ka ba? Nagpakasal sa foreigner ang nanay ko! Hindi sabihin, mix ka! Mix para makapag-negosyo! 7 billion pa! Congratulations! Ano nangyari? Okay na ang kontrata. Pumayag na ang Kuchun Group na magbayad ng $150 billion para magtayo ng commercial center.
Hindi na mahalaga kung two-story basta maitatayo to ng 6 na buwan. Ito ang kontrata. Mr. Kutsun! Teka. Mr. Jin, tulungan ba ako? Bakit nagkaganya? Anong ginawa mo sa kanila? Ginawa ko lang kung ano mabuti sa kumpanya. Yun ang sabi mo, di ba? Hindi ko sinabi sakta po sila. Ano ginawa yun? Teka, sinaktan ka ba niya? Ano? Sinaktan siya may gawa? Sabi mo! Sinaktan kita! Ulitin mo! Tama na! Sinaktan na! Jin, ano ba? Tama na! Kamali lang ako! Ano ba? Ano ba ginagawa mo? Mr. Kutsun! Sabi niya hindi, di ba? Mr. Kutsun! Sige na, sige na! Arestuin niyo ang baliw na yan! Sinong baliw? Arestuin ko! Mr. Ching, pasensya na po sa mga nangyari. Kayong dalawa, tanggal kayo sa trabaho. Hindi mo kami pwedeng tanggalin. Wala akong magagawa. Pero, yun ang sabi niya. Ano nangyari? May problema ba? May hindi ba magandang nangyari? Binugbog nila ang kliyente. Tumawag ang daddy mo ng polis. Walang may gusto nun. Mr. Ching, alam ko na ako may kasalanan. Magre-resign na lang po kami. Hindi niyo na po kami kailangan tanggalin. Sorry po. Tayo na. Abantayan sila sa guard habang nagliligpit. Mr. Ching, ikaw pala, Mr. Chi, hindi mo na kailangan magpaliwanag. Senior ka na rito at wala kang kasalanan sa nangyari. Huwag ka mag-alala. Alam ko po na nagkamali ang mga anak ko. Meron lang ako sasabihin. Ano yun? Mag-resign na po ako. Ha? Papa, may 2 buwan na lang kayo bago mag-retire. 200,000 ang mawawala sa'yo. Hindi ko inaasahang mangyayari to. Hayaan nyo na. Kahit na wala tayong 200,000, ayaw kong manatili kung wala kayo rito. Magtipid na lang tayo. Ganun lang kadali naman yun eh. Ang kaligayahan ang mas mahalaga. Mr. Ching! Takbo sa tayo! Tara na! Sino yan? Ang papa mo. Kayo pala. Gising ka pa? Patulog na. Sorry talaga sa nangyari. Patawarin niyo na ako. Hindi ko naman gusto mangyari yun. Sorry na. Magpahinga ka na. Kapi na masyado eh. Good night. Di maganda to. Delikado. Mabubuko ang identity ko. Ikaw, anong gagawin mo kung ikaw yung mga yun? Ayusin ko si Jung ko. Ay! Pamanib. Kailangan ko maging ganda. Mabuti lang sigurado. Maligayang karawan sa'yo, aming mahal. Ito ang espesyal mong araw. Hey! Sana maligaya ka, kasama ang mga mahal mo. Happy birthday! Happy birthday! Paano nyo nalaman birthday ko? Tinanong ko ang nanay mo. Sabi niya, birthday mo ngayon. Kaya sinurpresa ka namin. Bakit napapakagat labi ka? Napakabuti niyo sa akin. Parang tunay na tatay at kapatid ko kayo. Ito naman. Kami ang tunay mong tatay at kapatid. Oo nga. Dali, mag-wish na. Ipa mo na ito. Tapos mag-celebrate na tayo. Oo, tama. Ha 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 ha!
maging maayos lang kayo at mabuhay kayo hanggang gusto ninyo. At hindi na ulit makatagpo ang masamang tulad ko. Good morning. Good morning. May tatawagan ako. Hindi ako tatanggap ng ibang tawag. Sige po, Mr. Cam. Hi. Hello. Banana, line 1. Salamat. Pwede pa gamit ang phone? Nagawa mong mapatalsik si Chiman Kit. Deserve mo tawagin tricks expert. Bayaran mo na ako. Nagawa ko na ang trabaho ko. Sorry, banana, line 2 pala. Okay, ipapadala ko na ang cheque. 6B Fatat Building, tama? Pero gusto ko pa siyang turuan ng leksyon para hindi na siya makabawi. Tama na. Ayoko na silang lokohin. Pagawa mo na lang sa iba. Hindi ka magsisisi? Hindi ako magsisisi sa desisyon ko. Bye. Teka, parang boses ni Chiman Jin yun ah. Nandito ba ang tricks expert? Sino yan? Sino ka ba? Ikaw? Ako nga. Ikaw nga talaga. Humanda ka sa akin! Bakit mo dinulungan si Maki? Nalukohin si Chi at Kit! Sabihin mo! Thank you. Halika, uminom muna tayo. Oh. Ayoko! Subukan mo nalang makipagbuno sa akin. Bakit mo ginawa yun? Simple lang. Binabayaran ako at tinutulungan ko naman sila. Trinato ka pa naman nila ng maayos. Inakala nila na ikaw ang batang anak. Salbahik ka! Aray! Magsalita ka hanggat gusto mo. Hindi ko na sila pakikailaman ulit. Yun lang ang magagawa ko. Trinato ka nila ng maayos. Nawala sila ng trabaho dahil sa'yo. Anong balak mong gawin? Umaming ka at ipaliwanag mo sa kanila. Imposible yun. Bakit? Dahil base sa 6-9 rule ng tricks, dapat maging matigas ka at walang halong pagsisisi. Kalokohan, sino bang may sabi nun? Ako. Eh di baguhin mo na lang. Hindi pwede. Dahil tumumpa ako. Na kung sakali man na may labagin ako kahit isa man lang sa mga rules, parurusahan ko ang aking sarili. Anong parusa? Kahit kailan, di na ako makikipag-date. Pwede mo naman akong i-date. Ano? Ikaw? Oo, ako. Bakit? Hindi ka ba magsisisi? Promise, kung hindi ako makikipag-date sa'yo, hindi na ako makikipag-date kahit kanino. Okay, mabuti kung ganun. Deal! Deal! May isa pa akong kondisyon. Anong kondisyon? Pwede ka ba magpa-plastic surgery? Sino yan? Sandali. Kailangan niyong kumalma. Kalmado naman ako ha. Huwag kayong ma-excite. Hindi naman. May sakit ka ba sa puso? Wala. Umatras ka ng konti. Atras pa! Sino ba yan? Sige, talina. Oo, nandiyan na. Papa! Nakikiusap ako! Patawarin niyo ako! Bakit anak? Ano nangyari? Gumagamit ka ba? Nangalin? Nagda-drugs ka ba? Hindi! Huwag mo sabihin sa akin na ganun ka na talaga! Hindi, Papa! Kung hindi, sabihin mo! Magama tayo, mag-open up ka sa akin! Hindi niyo ako tunay na anak! Huh? Nagsinungaling ako sa inyo, hindi ko sinabi ang totoo! Hindi na yung mahalaga! Okay lang yun! Naintindihan ko! Alam kong sabi ka sa pagmamahal ng isang ama. Hindi ka sinisisi ng papa mo. Mahal kita, lalaki o babae ka man. Mahal pa rin kita. Hindi po ako binabae. Mali ang akala nyo. Ano bang ibig mo sabihin? Tumingin ka sa banda ron. Ano meron ha? Ako naman. Napakagwapo mo ah. Makinig kang mabuti. Ang tunay kong identity ay yung nagpapabuti ng social trend. Pinopromote ang ugali ng kabataan. Ako ang tinatawag nilang tricks expert. At ang pangalan ko ay Jinku. Ibig mo sabihin? Hindi mo talaga ako anak. Dahil ang pangalan ng papa ko ay Minku. Ang nanay ko naman ay si Bolnang. Ang totoo niya, narkila lang ako ni Maki para ilayo kayong dalawa kay Lucy. Papa? Papa!
Walang epekto. Umarte lang talaga ako. Tumingin ka sa bandaron. Hey! Sobrang bilis mo naman! Okay. Ano? Pwede na ba? Okay! Action! Nakuha mo na? Alam kong nagawa mo akong lokohin. Okay lang. Walang kaso sa akin yan. Hey! Ah! Kapal na mukha mo! Niloko mo ako! Papa! Ah! Ayos ka lang ba? Ayos lang. Nagsisisi na nga siya. Hindi niya inaasahang magiging mabuti kayo sa kanya. Hindi niya natutulungan si Maki. Talaga? Mm. Sana lang talaga, mapatawad pa ako ni Kit. Tutulungan ko kayong pagbayarin si Maki. Pero, mukhang mahihirapan tayo pagdating dyan kay Kit. Napakatingkas ng taong yon. Naniniwala siyang magkapatid kayo. Tiyak magwawala yun pag nalamang niloko mo siya. Ganun ba talaga siya katigas? Oo, maniwala ka sa akin. Mag-isip tayo ng paraan. Papa. Anak. May paparating na malakas na ulan. Ay, nalulungkot talaga ako. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin mahanap ang kapatid ko. Ay. Nagpunta si Jing kanina. Nung galing siya rito? May sinabi sa aking sikreto. Anong sikreto po yun? Yun ang buong kwento. Hindi ko makapaniwala. Ilugod niya lang ako? Hindi. Mayroon siyang sapat na dahilan. Tawarin mo na siya. Hindi ko siya mapapatawad. Hindi ko siya mapapatawad. Kit, anak. Nagsisisi na talaga siya at humihingi ng tawad. Bigyan mo siya ng pangalawang pagkakataon. Sige po. Kapag dumating siya sa pagbilang ko ng tatlo, patatawarin ko siya. Isa. Dalawa. Napatawad mo na ba ako? Ang bait mo pala talaga. Salamat. Papa, tinutulungan mo ba siya, ha? Hindi. Iniisip ko lang kasi na... Tigilin niyo ako. Kit! Kit, seryoso talaga siya. Ano ko malalaman seryoso nga siya? Tatamaan ako ng kidnat kung lolokohin ko ulit kayo. Oh, ano? Nakita niyo na? Kit, seryoso talaga siya. Hayaan mo na lang siyang tamaan ng kidnat. Hindi, nagkataon lang yun. Makisama ka naman. Tatamaan ulit ako ng kidnat hanggang sa mamatay ako kung lolokohin ko pa kayo. Jing! Huwag mo na kasi dinadamay ang kidlat sa kalokohan mo. Manluloko ka! Ayos ka lang ba? Okay lang ako. O sige, ganito na lang. Kung nagsisinungaling lang ako, dapat merong ibang tamaan ng kidlat. Ah! Ano nakapasok sa hallway yung kidlat? Umalis ka na! Oh, kita mo na? Huwag ka na magsalita, ha? Kalimutan mo na ang nakaraan. Mula sa araw na to, ayaw na kita makita. Kaya umalis ka na. Kit! Huwag mong gawin yan! Ano? O, hindi, sige. Kung hindi siya ang aalis, ako ang aalis. Meron pa akong mapagkakatiwalaan. Kit. Lucy, huwag mo sandalan yung kotse. Samahan mo naman ako maglakad muna. Ma'am, payong niyo po. Tinawag ka niyang ma'am? Kit, may inilihim din ako sa'yo. Nagsinungaling ka rin sa akin? Sige, sabihin mo. Anak ako ni Pluting. Anak ka ni Big Boss? At nagpanggap ka bilang isang clerk? Fiancé ka ni Maki? Magaling. Ang galing. Niloko niyo na ako mula pa noong promotion ko. Nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Ano bang gusto mo? Sabihin mo, paano kita mapapaligaya? Ha? Dapat ba akong umasal na parang aso kapag sasabihan mo akong maupo? Kailangan kong balak na lokohin ka!
Tapos iabot ko sa iyo yung kamay ko at parurusahan kung hindi ako sumunod sa iyo. Ayan, eto na. Eto na. Tama na! Hoy, Kit! Lucy? Alis na ako. Paalam sa inyong lahat. Kit! Anak! Kit! Habulin mo siya. Ayaw niya na akong bigyan ng isa pang pagkakataon. Aalis na ako. Sandali! Aalis ka na talaga? Uy, Lucy! Naku naman. Hoy, ikaw! Ano ka ba? Akala ko ba expert ka? Pero hindi naman pagdating sa mga tulad nito. Ayusin mo ang gulong ito. Mag-iisip ako. Ah, dito ka pala nakatira, ha? Oo. Oh. The ultimate expert ba ang tawag sa'yo? Tricks expert. Hindi, the ultimate expert. Saan mo ba nakita ang mga salitang yun? Kita ng mata ko. Kung saan-saan, oh. Ah, baka mga fans ko may gawa nito. Alam mo na, bilang pagbati nila sa akin. Ah, baka nga. The ultimate expert. Bagay naman sa akin ang title na yun, hindi ba? Ikaw ba gumawa nito? Salamat ha. Gusto mo ng pirma ko? Colored or black and white? Hindi. Dahil sa akin mas nababagay ang pangalan na The Ultimate Expert. Simula sa araw na ito, bukas na ang business namin. Pwede tayong magkasundo at mag-usap. Walang problema. Pataas ng pataas! Bakit na sa langit nilipat ang shuttle? Ang tawag dito ay isang mini high voltage device na kaya mapakanta ang isang tao. Latest ito na nagmula pa sa States. Kahanga-hanga. At ito naman ang weekly hand ko para hubaran ka ng pantalon. Produkto ng papa ko, 20 years ago. Uy, may fruit basket dito ah. Sandali. Bakit? The ultimate expert. Mag-iingat ka. Tama ang hinala ko. Hindi mo ako madaling maiisahan. Okay. Saan mo nakuha yan? Doon, sa fruit basket. Ingat ka! Bomba yan! Hindi naman. Baka naman yung buto lang. Mabuti hindi kayo may kalwepon. Simula ngayon, kailangan magdobling ingat na tayo. Hindi ba natin kailangan pumunta ang ospital? Close na tayo ngayon. Kailangan na kitang samahan. Kailangan pang bumiyahin ng 8 stops papunta sa OPD ng Huang Hua Hospital. Napakabuti mo talaga sa akin. My pleasure. Kumusta ang business? Sinabihan na kita. Hindi na kita tutulungan. Alam ko. Kaya lumapit ako sa The Ultimate Expert. Hindi mo ba alam? Ay na. Bye! Ngayong gabi ang engagement ni Lucy. Ang bilis naman. Gusto ito madaliin ni Maki. Ginalit ni Kit si Lucy. Magkagalit sila ngayon. Anong gagawin natin ngayon? Puntahan mo si Kit. Sabihin mo mag-sorry kay Lucy. Hahanapin ko siya. Ikaw na rin bang bahala sa The Ultimate Expert? Oh, syempre naman. Malakas siya ata ako para kanin siya. At isa pa akong secret weapon. Anong weapon? Hindi ba? Secret nga. Huwag mo nang itanong sa akin. Kulit ng matandang to. Ayun si Kito. Ha? Paano mo nalaman? Alam ko kung ano ang ayos ng buhok niya, kaya nakilala ko siya. Ah, ganun ba? Uy, Kit. 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 Ay. Makinig ka. Makinig ka! Engagement ni Lucy ngayong gabi. Engagement lang pala. Oo nga, pero pwede silang magtabi. Magtabi sa kama? Alam mo na, physical na gawain. Nangyayari kapag parehong na-excite ang babae at ang lalaki. Pagkatapos sa mga mangyayaring pre-play, yung lalaki ang gagawin niya. Ano? Ano? Ano gagawin ng lalaki? Luluwagan ng belt niya. Oh. At yung bride naman, huhubarin niya yung kanyang... Ano? Alin? Huhubarin niya ang kanyang pulang panyo. At ang susunod... Ang susunod? Matutulog na silang dalawa. Oh. Ay, 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 ay
Kailangan mong magmadali. Punta mo si Lucy at mag-sorry ka na sa kanya. Tama siya. Talaga ba? Hindi ako niniwala sa'yo. Ano ka ba? Ako yung nakamaskara. Dalawang beses mo siyang tinamaan. Gusto ka lang naming pasayahin. Pero mali ang nagawa namin. Talaga? Oo. Oo, oh, halika na. Dalihan mo. Ayan yun ang mga babae. Umalis na tayo. Pero mahalaga sila. Kailangan mo siya at dapat pakasalan. At kapag nakuha mo na siya, ikaw ang bahala sa kung anong gusto mong gawin sa kanya. Gawin niyo kahit ano. Basta huwag mo siyang ibibigay sa iba. Teka, huminahon ka lang. Tandaan mong girlfriend ko siya. Hindi ba? Halika na. Tayo na, halika na. Boss, all clear naman dito sa garden. Mag-iingat kayo. Basta ang order, patayin silang tatlo. Boss, may grupo ng maglalion dance. Lion dance? Kita mo ba ang mukha nila? Baka sila yan. Hindi ko makita, boss. Baka sila nga yan. Malamang sila nga yan. Gusto lang namin makisaya at mag-lion dance. Pero bakit ito pa ang kailangan mangyari sa amin? Nabugbog pa kami. Hindi ko sinasadya. Sandali. Itulungan kita. Lucy, pag-isipan mong mabuti. Wala nang atrasan ito. Ano pang magagawa ko? Kung mahal ako ni Kit tulad ng sinasabi niya, darating siya ngayon. Alam mo ba, sa tagal naming nagde-date, hindi pa siya nagsabi ng I love you. Ano bang dahilan niya? Bakit ayaw niya sabihin yun? Nakikipaglokohan lang ba siya sa akin? Siyempre, mahal ka ni Kit. Bakit hindi niya sabihin? Sinasayang niya lang ang oras. Tingnan natin kung darating siya. Labas na. Halika na. Enjoy lang kayo. Kumain na ba kayo? Basta. Si Lucy. Oo, ano? Labi na natin. Ayun, si Chiwan Kit. Ako nang bahala sa kanya. Mag-ingat kayo. Maraming bisita. Walang dapat masakma. Punta ka. Kaya niyo ba? Kaya ko. Ah! Ayos. Kit! Lucy, Lucy, dito ka lang. Hayaan mo sila. Dito lang tayo. Dito lang! Dito na ako. Hey! Kit, sa kaliwang hita! Kit! Ito yung engagement ring ni Lucy! Itago mo! Ito! Saluin mo!
Kit! Bawiin mo yung sing-sing sa kanya! Talaga? No. Sabi nang iwasan mo eh. Binalaan na kita. Ewan ko sa'yo. Humanda ka! Hulihin niyo siya! Tayo na. Bakit mo ko dinala rito? Baka makapagiganti. Sino ka ba? Walang iba kundi ang Smart Tricks Expert. Boss, boss! Balik na tayo! Bilis! Teka, sandali. Sino ang lalaking yun? Bakit nag-iskandalo? Napakarami pa namang bisita. Wala sa katinoan yung bagong guard. Pasensya na kayo. Mr. Chin, may narinig akong chismis. Ano? Nakakatawa nga eh. Baklaro si Mr. Tam at ang lalaking yun. Hindi mo na siya kailangan puntahan. Kailangan ko siya makita. Magpahinga ka na. Dito ko lang sa kwarto. Babalikan kita. Sandali! Boy! Buksan mo to! Tignan mo, ang daming the ultimate expert niyan. Isa itong Red Hot Tricky Shirt! Dayan. Eh, yung secret weapon. Ay, hindi ko alam kung ano yun. Dayan. Huh? Nandun sa metal box. Okay. Tumawag ka ng pulis. Ah, sige, sige. Jinko, hindi na kayo makakatakas sa akin. Ang gagawin natin. Ako na sa The Ultimate Expert. Ikaw na ang bahala sa iba. Yun lang? Makayawakan mo na rin. Okay. Sumunod kayo sa akin! Ay! Sandali mo siya. Yun yung mga guns. Sige lang. Doon ka pumunta. Ay, sabi ko, doon ka pumunta! Hindi ako gun! Hindi mo ba alam na mukha kang gun? O, tinan mo sa salamin. Aba, oo nga na. Yun nga, sinasabi ko. Doon ka na. O, yung salamin ko. Eh, bye. Tataningan kita. Bago mag-January 15 next year, bibigyan kita ng pagkakataong sumuko. Huwag na tayo magsayang pa ng oras. Sige, bibilang ako ng tatlo. Isa. Kaya mo to? Baliwala yan! Ang galing ko, di ba? Talaga! Ang pabuhay 24 oras. Hawakan niyo siya. Apo! Buksan ang bibig. Subukan natin sa'yo. Salamat ha. Anong tinitingin nyo? Gulpin siya! Ah!
Kalma lang kayo! Sa aming dalawa lang ito! Subukan mo ang blood hot ko! Alam mo naman siguro kung gano'y ang kabisa. Ito ang cream blood hot. Kaunting dose lang nito sapat na para mawalan ng lakas ang sino mang malagyan nito sa katawan. Ha? Natatakot ka na ba? Hindi. Hindi ako natatakot. Hindi na yan fresh. Ha? Ano naman kung hindi ito fresh? Walang nagsabi sa'yo na matakot ka dahil takot ka na talaga! Tignan nyo! Ipapakita ko sa buong mundo na ako ang number one tricks expert at los ka na! Jing! Saluin mo! No reason, tricky trick box! Saging! Totoong saging! Ang radio-controlled banana! Ang taglay nitong electrical power, kayang paliitin ang buto mo! Umanda ka sa akin! Isa pa! Aray! Honest Bean Paste Bun! Ang Honest Bean Paste Bun, wala pang 30 segundo, magiging isa tong truth drug at magsasabi ka ng totoo! Ako si Jinko, tumutulong sa pamilya sa edad na 6. Nagbenta ng dugo sa edad na 8 para sa aking ina. Kumuha ng public exam sa edad na 10. Feeling ko napakagwapo ko. Si Chan Pak Chung ang the best sa mundo. At si Li Peng ang pinakamahusay na leader. Yun lamang po at wala nang iba. Ano? Lying bean paste bun? Ang daya mo! Oras na para sa Shami Candy! Ang Shami Candy, ikinaihiya mo ang lahat ng nagawa mo at magiging kasing tigas ka ng candy na to! Nagkamali ako! Iiya talaga ako! Umiihi pa ako sa kama nung 9 taon ako at nagkaroon ng VD sa napakabatang edad na 13. Laging katulong ako sa edad na 15 para sa akin na. Marami rin ako maling nagawa. Hindi rin ako tunay na lalaki. Nahihiya talaga ako. Kung gano'n, wala ka na palang karapatang mabuhay. Dapat ka lang mawala. Dapat lang sa akin yun. Sige, tutulungan kita. Ito. Sige na, tapusin mo na. Sige. Pampakigas ng muscle! Gusto mo tumakbo? Ito ang super glue! Lagot ka na ngayon! Wala ka na magagawa! Ikaw di na lang eh. Nagawa pa niyang lumaban. Mabuti pa siguro itondo ko na. Ito na ang pinakamalakas kong atake! Ang Thunder Gold Punch! Tago sa pinto ah. Ito na ang reddish bomb! Ano ba yan? Ikaw pa rin ang number one tricks expert. Congratulations! Nye!
May mga grupo raw rito na magnanakaw. Tama kayo. Inasok nila ang bahay ko. Arestuin nyo sila. Marami na kapulang magnanakaw. Dali, arestuin sila. Opo, opo. Tulungan niyo ako. Huwag niyo siya palapitin. Huwag na lang, tulungan niyo ako. Pakiusap, huwag niyo siya palapitin. Wala akong kinalaman, maniwala ka. Pakiusap. Pakiusap, huwag niyo siya palapitin. Kit! Lucy, ginawa ko ang lahat para makita ka. Ayos lang. Halika, kausapin natin si Daddy. Halika. Mabuti pang dito na lang tayo. Oo. Nandito na tayo. Uy, tama na yan. Daddy, gusto kong pakasalan si Kit. Mr. Ching, sana po pumayag kayo. Hindi naman ako makakahindi. Basta kung saan masaya ang aking anak. Ang sweet nilang tignan, hindi ba? Paano mo nasasabi yan kay Kit? Ano ba dapat? Silang dalawa. Nakakaingit talaga. Oo nga, tama ka. Eh, paano tayo? Ano ibig mo sabihin? Magpakasal na tayo. Sabihin ko muna kay Mama. Tara, doon tayo. Mama? Hi. Siya nga pala si... Mandy? Ikaw ba yan? Chi? Long time no see. Mula noong maulan na gabi na yon, 20 years ago. Huwag mo na rin. Matatanda na tayo. Ano na bang nangyari sa'yo pagkatapos nung gabing yon? Nagkaroon tayo ng anak. Talaga? Nasaan na siya ngayon? Ayan si Jane! Ha? Kung ganun, ibig sabihin ako... Papa!